So what's up mga boss? So ayan na, welcome back ulit sa ating channel July M's. At syempre for episode natin, syempre ngayong araw na to, yun na nga, yung pinakahihintay natin, na, yung ating mga cladding. So bali dumating na mga boss yung ating mga WPC float cladding. And then syempre, agad na sabi ko kahapon sa vlog natin, bibigyan natin ng oras para ikabit ito. Dahil yung bar counter naman, ipapaubaya ako ngayon sa mga kasama natin. Sila na yung tatapos. At ako naman dito sa pag-install nitong ating cladding. So para makita nyo rin mga boss at magkaroon kayo ng idea dito sa ating WPC float cladding at kung saan-saan ito ginagamit, magkano nga ba itong cladding na to, at syempre yung mga detalye about sa WPC float cladding, i-review rin natin sa video na to. So tara mga boss, samahan nyo na tayo at para maumpisa na natin to. At so yun na nga mga boss, ito na yung ating float cladding na dumating. So dumating to by Lalamove. So pinadeliver lang to ni boss gamit yung Lalamove natin. At galing pa sa malayong iba yung mga boss. Bali, ito bubuksan natin yung kahon para makita nyo kung ano ba itong WPC cladding na to. Ayan. So ito mga boss, yung ating float cladding. So ganito yung itsura niya. Tanggalin natin. Bali, itong ating cladding na to, ayun nga, tinatawag siya na WPC float cladding. So bali, ito mga boss, magal lang to, magal. So bakit, ano bang ibig sabihin ng WPC mga boss? So kaya tinawag ko na WPC float cladding dahil ito ay gawa sa wood and plastic composite. So ibig sabihin mga boss, itong cladding na to ay gawa sa kahoy na mga yung kusot ng kahoy, mga balat ng kahoy, sa madalit salita, mga scrap. And then tapos, hinaluan siya ng plastic para mabuo itong ating mga cladding. So yan, kaya tinawag siya na WPC, ibig sabihin, wood and plastic composite. And then mga boss, ang presyo nito, price range nito mga boss, ay yan, nasa 700 to 1,500. Depende sa kapal, depende sa laki. Dahil itong ating float cladding mga bossing, may dalawang klase, interior and exterior. Presyo nito mga boss ay nasa 700 pesos isang piraso. At ang kapal niyan mga boss ay 2.5 cm yung kapal niyan. And then ang lapad niya naman mga boss ay 6 inches. And then ang haba naman nito ay 280 cm. So yung mga cladding na to mga boss, isa lang ang haba niyan. So yan yung ating details sa cladding. And then pag umorder kayo niyan, isang box. So bali ang isang box niyan mga boss, may laman na 14 pieces. And then makikita niyo sa loob itong ating package, itong ating product. So may mga kasama yung bracket ito. So ito gagamitin natin itong mga bracket na to para sa pag-install niyan. Mga boss, so i-install na natin dito sa ating TV rack itong ating mga cladding, and then tatanggalin lang muna natin muli itong ating TV bracket na to. At so yun mga boss, so bali sa installation naman natin. So ang gagamitin natin mga tools ay ito, so gagamit tayo ng barena, so ng riveter, yung mga blind rivet, yung ating mga clip, at syempre itong ating panel. So bali sa pagpuputol nitong ating mga panels na to, itong ating mga cladding, pwede tayong gumamit ng grinder, circular saw, lagari, depende sa inyo mga bossing. And then yung laki naman ng rivet na gagamit natin, yung blind rivet is 1/8 lang. Pwede tayong gumamit ng 1/8 by 3/4, pwede tayong gumamit ng 1/8 by 1/2, and then syempre yung drill bit natin na 1/8. Yung pagka-cutting natin ito, papakita ko sa inyo, gamit lang natin yung grinder at saka cutting disc. So yan, napakabilis itong gamitin. At napakabilis putulin ito mga boss. Pag ganito yung ating gagamitin. Huwag natin kalimutang magsuot ng ating face mask o mga mask para doon sa alikabok. Dahil maalikabok yung ating mga cladding na yan. So medyo masakit sa dibdib yung ating yung amoy ng mga kusot niya. Dahil nga may pagkahalong plastic. Nagawa ko dito, tinatabasan ko muna siya ng tinatabasan lahat. So actually hindi pa nakapix yan. Mamaya natin ipipix. Nang sa ganun mga boss, pagpix natin is dire-diretso yung ating pagkakamit. So yan, cut muna tayo ng cut. And then sa cutting process naman ito, for example mga boss, syempre nakikita nyo meron tayong mga floating shelves dyan na nakalagay, so tatlo yan. And then ngayon, ilalagay natin to si cladding, nakikita nyo, sikip, diba? Bubunggo siya.
bubunggo siya dun sa ating mga floating ledge. Ngayon, ang gagawin natin mga boss, para makuha natin yung eksaktong sukat niyan, nung distance na talagang sigong-sigong, gagawin natin ganito. Siyempre, una muna, i-actual nyo to. I-actual natin yan. And then, gawin natin yung mga tatamaan ng ating mga ledge. Then, pagkatapos mga boss, kuha tayo ng isang example na piraso. Lagay natin dyan. Yan, i-clip natin. And then yun. Markingan ngayon natin ng lapis kung hanggang saan siya. So, di ba? Meron na tayong marking. Gagawin na natin ngayon, ililipat naman natin yung marking natin dito sa ating ikakabit. So, pwede natin siyang plantilihan lang na lapis ganito. Gamit yung dalire tsaka lapis, ibunggo yung si dalire dito sa kanto. Itutok si lapis hanggang doon sa biguhit. Ganito lang yung pagtatransfer ng sukat. And then, manually, ayun. Ganun. O, ganun lang mga boss, diba? Basic. So, yan, fit na fit yung ating pagkakasiko, diba? So, ganun lang ka-basic yung ating gagawin. Tapos na nating i-cut itong ating float cladding lahat. So, ang gagawin naman natin, ready for fixing na tayo. And then, pati itong ating mga, yan, meron din yung cladding yan sa loob. At ready for final works. So, yan, ipipix ko na mga boss. So, bali ito yung starting point ng ating pagkakabit ng ating cladding. So, bali ito yung eksakto at saka yung tamang pagkakabit ng ating cladding. So, bali sa pag-install niya mga boss, itong nakikita niyong malapad na to. So, kinakailangan doon siya nakaharap. Ano mga bossing? So, kinakailangan yung clip na lalagyan natin, laging itong may groove, isa dugsungan. So, halimbawa, dito kayo mag-i-start. So, itong malapad, nandun. So, kung doon naman kayo sa kabila mag-i-start, so, ang gagawin nyo lang, babalik na rin nyo lang siya. Yan, re-reverse nyo lang. Para laging sa pagdugsungan natin, doon natin nilalagay yung clip. So, bali ito yung clip na ganyan, mga bossing. Susuksok nyo lang naman yan. May kanal yan, no? Ipapasok nyo lang yan doon. Pagkapasok nyo, siguraduhin nyo lang na nakapasok na mabuti. Pagkatapos, i-rivet lang natin. Pwede rin tayong gumamit ng mga screw. Depende sa inyo, mga bossing. And then, ngayon naman, itong tabi na to, makikita nyo, mga boss, hindi ko yan nilagyan ng rivet. Ang nilagay ko dyan, mga boss, ito. No more nails. Yan. Dahil ayaw kasi natin magkaroon ng mga blind rivet dito sa part na to na makikita. Yung mga visible sa mata natin. So, syempre, pagdating sa mga ganyang finishing, so, pangit kung may makikita tayong mga rivet, screw na nakalutang. So, pagdating naman dito sa gilid na to, sa tabi na to, ginagawa ko mga boss, yun lang. No more nails. Yung aking pinandidikit yan. Then, pagkatapos, pag natapos na itong ating unang part, susuksok lang natin itong pangalawa. Yan. Pagkasuksok natin na ganyan, ipapasok lang natin yan doon sa groove. Ayun. Yan. And then, pag nakapasok na yan sa groove mga boss, gagawin natin, uulitin lang natin yung ginawa natin proseso. Lalagyan lang ulit natin yan ng clip dito. So, bali yung clip na nilalagay natin mga boss, actually, ang distance dito dapat, 35 cm lang. 30 to 35 cm yung bawat pagitan ng ating mga clip. So, para hindi lumubo, umalon-alon at hindi kakalog yung ating mga cladding. Tapos yan, syempre mga boss, pag sinusuksok natin sila, kinakailangan itulak natin o higpitan natin yung ating kamay para pumasok yung pinaka itong pinaka malapad na to doon sa pinaka groove niya. So, kinakailangan makapasok yan. Dahil minsan na pag hindi natin tinulak na ganun, hindi naman yung pumapasok mga boss. So, yun lang titingnan natin mga boss.
ito na mga boss, yung ating last piece. So, yung huling peraso na nakakamit natin. Then, finish na tayo. Ito na nga mga boss, so, natapos na nga nating install itong ating cladding, itong ating plot cladding, WPC plot cladding dito sa ating TV rack. And then, yan na, yung ating finish na tayo. And then ito mga boss, kagandahan ng ating WPC na to, itong plot cladding na to. So nakikita nyo, finish na siya. So ang design nito mga boss, kita nyo may wood grain design. At may iba't ibang kulay tayong pagpipilian nito mga bossing. Pero ito, remind lang natin sa inyo mga boss, medyo iingatan natin itong ating cladding dahil medyo malambot itong ating pinaka-design na to dahil laminated lamang ito mga boss. So nagagasgas yan. Kaya pag gumawa tayo, nagkabit tayo nito, dahan-dahanin lang natin at ingatan natin na magasgas at tama-tamaan na nga matutulis na bagay dahil nadadamage siya. So yun lang mga boss ang ating paalala sa inyo. At dahil tapos na itong ating cladding, and then tatapusin naman natin itong TV rack natin. So ibabalik na natin ito, itong pinaka-bracket ng TV natin dito. So ipipiksan natin yan dahil wala na tayong problema. At ilalagay na rin natin yung mga ilaw. Yan, yung nakikita nyo may mga wire na nakalawit. At tapusin na natin yan. So yun na mga boss, yung ating shinare na namang video sa inyo, yung ating WPC plot cladding installation. At syempre yung TV rack design naman natin, saka na muna natin papakita sa inyo yung finish product natin. So sa ngayon, medyo pasasakitin ko muna yung puson, mga puso ninyo at kay bibitinin ko muna mga boss. At yan, abangan nyo yung upload natin mga boss, so stay tuned lang kayo sa ating channel. At syempre mga boss, kung nagustuhan nyo at nagugustuhan nyo yung ating mga video na upload, pakishare naman ng ating mga video, pwede nyo i-share, pasubscribe naman po ng ating YouTube channel, July M's, and then papalo na rin po ng ating Facebook page, July M's. At syempre, dun po sa YouTube channel natin, pindutin nyo lang po yung notification bell para lagi po kayong na-update. Yan, para naabangan nyo mga boss yung mga bawat video na ina-upload ko. So maraming maraming salamat sa inyo at syempre shoutout sa inyo lahat mga boss.